vitamin C regularly, malakas ng katawan ko. Sunthorn Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. 65 radio stations nationwide. Mahigit 2,000 radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang tatak, RMN, balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong nationwide network. Number 1. Ito ang DZXL News. 558 kHz. 6 na dekada maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Mga kasama, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Kaluran. Signal TV, Channel 309. Aris Gapon, kita drip. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama. Ikalabing isang araw ng Abril, araw po ngayon ng Huwebes taong 2024. Kasama niyo na po Radyo Man, Drew San Fernando. At ako naman si Radyo Man El Maracol. At narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. Transport groups na manibela at piston magsasagawa ng malawakang tigil pasada simula sa Lunes. Mga opisyal naman at kawarin ng gobyerno, bawal nang gumamit ng wangwang blinkers at iba pang signaling o flashing devices. Pagkapalabas naman ng protocol plate sa mga opisyal ng pamalan, pinariripaso ng Pangulong Marcos. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba nitong Pebrero batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Zamboanga del Norte na rekomendang isalalim na rin sa state of calamity ang probinsya nila sa epekto pa rin ng El Nino. Pakikipag-alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan at Amerika, hindi pagsisimula ng tensyon kundi pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea ayon sa mga political analysts. Training helicopter ng Philippine Navy bumagsak sa Cavite City. 2 pilotong sakay nito hindi nakaligtas. Sa ating sports news, 2-time MVP Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks hindi makakalaro sa huling 3 games sa NBA regular season dahil sa injury. At sa atin namang entertainment news, Francine Diaz level up matapos na maging presenter sa First Asia Star Entertainer Awards sa Japan. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Network News. Mga kasama, magsasagawa ang grupong Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers o Manibela ng malawakang tigil pasada simula sa Lunes, April 15 ngayong taon. Kasunod dito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala ng extension ang April 30 deadline sa Public Utility Vehicles o PUV consolidation. Sa press con, sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na hindi lang ito isang araw na nationwide transport strike, hindi posibleng magtagal pa ito hanggang sa katapusan ng Abril. Kasunod nito, nanawagan din si Valbuena kay Pangulong Bongbong Marcos na pakinggan ang kanilang panawagan at huwag tanggalan ng hanap buhay. Kaya simula sa Lunes, April 15, ang simula ng transport strike nationwide, hindi lamang po dito sa Metro Manila. Ikakasa po natin ito nationwide simula po ngayong Lunes, April 15. At ang protesta magtutuloy-tuloy, hindi lamang po isa, dalawa o tatlong araw hanggang matapos po itong deadline na binibigay nyo sa amin. Magsusunod-sunod po ito, kaya po, Pangulo, BBM, pakinggan mo ang taong bayan. Ang mga mahihirap ang pakinggan mo, ang mga driver, ang mga operator, na manatili ang aming hanap buhay, manatili ang kanilang hanap buhay, hindi tanggalan ng hanap buhay.
Si Maribel Chairman Mar Valbuena, samantala nag-anunsyo na rin ang piston sa pagsali sa Malawakang Tigil Pasada sa Lunes. Sa kaugnay pa rin balita, grupong Manibela naman at piston papasada pa rin kahit wala ng prangkisa pagkatapos ng April 30 deadline para sa Transportation Modernization Program. May detalye niyan si Rajaman Silvestre Labay. RMN Live Report. Andang labagin ng grupong Manibela at piston ang April 30 deadline para sa consolidation kaugnay ng Transport Modernization Program ng gobyerno. Ito'y matapos ihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala ng extension ng deadline sa April 30 at lahat ng hindi tumugon ay babawian na ng prangkisa at ituturing ng kolorom. Kaya't maaari na silang hulihin kapag pumasada pa sa mga lansangan sa May 1. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, sa Lunes at Martes, April 15 at 16, ay isasagawa nilang dalawang araw na tigil pasada sa buong bansa para parilisahin ang biyahe. Sa panig naman ni Bong Bailon, Deputy Secretary General ng Grupong Piston, na pagkatapos ng dalawang araw na transport strike at hindi pa rin sila pakikinggan ng gobyerno kaugnay ng kanilang pagtutol sa Jeepney Modernization Program, ay muli silang magsasagawa nang tigil pasada hanggang sumapit ang April 30 deadline. Nagbanta pa si Valbuena na kahit wala na silang prangkisa at provisionally permit pagdating ng May 1 ay papasada pa rin ang grupong Manibela at piston. Giit ni Valbuena na kung huhulihin sila na mga otoridad ay ibabalandra nila sa tanggapan ng LTO at LTFRB ang kanilang traditional jeepney units. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Silvestre Rombolabay, Tata RMN. Sa ibang balita naman mga kasama, inutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbabawal sa lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno na gumamit ng wangwang, blinkers at iba pang kahalintulad na signaling o flashing devices para sa kapakanan ng publiko. Sa inilabas na Administrative Order No. 18, mahigpit na ipinagbabawal ang mga wangwang at iba pang devices na nagdudulot ng pagkaantala ng trapiko at hindi ligtas sa mga kalsada at kapaligiran. Exempted sa nasabing kautusan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP, Bureau of Fire Protection o BFP, Hospital Ambulances at iba pang emergency vehicles. Kasabay nito, inutos din ng Pangulo sa Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno ang pag-review, pag-regulate o pag-evaluate at pag-update sa mga umiiral na polisiya at patakaran upang matiyak ang epektibong implementasyon ng nasabing kautusan. Sa kaugnay namang balita, paggamit nitong sirena, blinkers at iba pang signaling devices, hindi raw dapat tuloy ang pagbawal ay naman sa presidential sister na si Senadora Amy Marcos. Kasama mo sa balita si Rajuman Conti Batak. RMN Live Report. Senator Amy Marcos sa akbang ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipagbawal ang mga opisyal at mga tauhan ng gobyerno sa paggamit ng sirena, blinkers at iba pang kaparehong signaling o flashing devices. Ay kay Senator Marcos, mas dapat na higpitan ang regulasyon sa paggamit ng sirena at iba pang signaling devices sa halip na tuluyang ipagbawal. Paliwanag ng presidential sister, mayroon man kasing valid uses o makatwirang paggamit ng mga ganitong uri ng kagamitan. Marapat anya na mas maging mahigpit ang pamahalaan sa pagsupil sa mga umaabuso sa paggamit ng mga ganitong devices kung saan dapat nahulihin at papanagutin ang mga ito sa batas. Sa inilabas sa Administrative Order No. 18 ay binigyan din dito ni Pangulong Marcos ang laganap na paggamit ng mga wangwang, blinkers at iba pang signaling devices sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na nagdudulot lamang ng pagkaantala ng trapiko at hindi rin ito ligtas gamitin sa mga kalsada. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RMN. Samantala, tinikita ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang limang sasakyan na dumaan sa EDSA bus carousel sa Ortigas Avenue. Kabilang dito ang apat na sasakyan ng pulis at isang sasakyan na may plakang number 7 o protocol plate number 7.
Maliwanag eh wala silang sasantuhin kapag dumaan sa EDSA bus lane. Ayon sa SITA, nag-iwan ng lisensya ang driver ng sasakyan na may plakang number 7 at agad kumaripas ng takbo. Kaugnay nito, sinabi ni Jonathan Gesmundo, Executive Assistant to the Department of Transportation Secretary, na maglalabas ang Land Transportation Office ng show cause order sa driver ng tumakas na SUV na may protocol plate number 7. Giit ni Gesmundo, wala rin silang magiging special treatment. Samantala, sa kaugnay namang balita, isang SUV nga na may protocol plate number 8 tinutugis na ng Intelligence Committee ng DOTR matapos dumaan sa EDSA busway. Detali ng balitang yan mula kay Radyoman Chilean Prido. RMN Live Reports. Tinutuntun na ngayon ng Department of Transportation Special Action Intelligence Committee ang isang SUV na may protocol plate number 8 na dumaan sa EDSA busway. Binabagtas ang naturang SUV ang kabahan ng EDSA busway sa tramo sa Pasay northbound lane nang pumasok ito sa bahagi ng EDSA busway. Sa nakuhang video, kita ang SUV na nasa loob pa ng bus lane at may sinusundan pang isang bus habang paakyat ng Magallanes flyover. Sa pakikipag-ugnayan ng RMN Manila kay Kim Ayman Asti, Special Action Intelligence Committee Enforcement Operation, sinubukan naman yung habuli ng SUV, ngunit mabilis ang patakbo nito kaya hindi nila ito naabutan. Aniya, wala mo na silang pinipili o sasantuhin sa pagkuni, lalupat hindi ito pwedeng dumaan sa naturang bangagi ng kalsada dahil nakatakda lamang ito para sa EDSA bus carousel. Kung maaalala, tanging mga convoy ng sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema ang pinapayagang dumaan sa EDSA bus lane. Kasama pa rito ang mga emergency vehicles gaya ng fire truck at ambulansya na pinahihintulutan ding dumaan sa naturang kalsada. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chilean Prido, sa Fox RMN. Sa patuloy pa rin mga balita, inutos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-regulate ang pag-i-issue ng mga protocol license plate sa mga opisyal ng gobyerno. Kasunod ito ng pagdami ng mga reklamo hinggil sa hindi otorisadong paggamit nito sa inilabas na Executive Order No. 56. Mula sa No. 16 ay hanggang No. 14 na lamang ang mga protocol license plate na ibibigay sa mga opisyal ng pamahalaan. Kabilang dito ang mga sumusunod, No. 1 sa Pangulo, number 2 sa Vice President, number 3 sa Senate President, 4 sa House Speaker, 5 sa Supreme Court Chief Justice, 6 sa Cabinet Secretary, protocol plate number 7 sa mga senador, number 8 sa mga miyembro ng Kamara o Kongreso, number 9 sa mga mahistrado ng Korte Suprema, number 10 sa Presiding Justice ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at Solicitors General, number 11 sa Chairperson ng Constitutional Commission at Ombudsman, number 12 sa Cabinet Undersecretaries, number 13 sa Solicitor General, at number 14 sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at Hepe ng Philippine National Police. Samantala, nilinaw naman ng Pangulo na ang bisa ng mga protocol license plates ng mga otorisadong opisyal ay sa panahon lamang ng kanilang panunungkulan at dapat gamitin lamang para sa mga sasakyang rehistrado sa kanilang pangalan o opisyal na itinakda sa kanila. Binigyan din pa ni PBBM na ang mga plaka ay dapat na isuko sa LTO pagkatapos ng kanilang pagre-retiro, pagbibitiw sa pwesto o pag-alis sa opisina o pagtatapos ng kanilang termino o tungkulin. Sa ibang balita naman mga kasama, bumaba ang bilang ng mga Pilipinang walang trabaho sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Pebrero. Sa datos ngayon ng Philippine Statistical Authority o PSA, nasa 3.5% o katumbas ng 1.8 milyong mga Pinoy ang walang trabaho nitong buwan ng Pebrero na mas mababa mula sa 4.8% o nasa 2.47 milyong Pilipino na natala naman sa kaparehong panahon noong taong 2023. Mas mababa rin ito sa 4.5% unemployment rate o nasa 2.15 million na mga Pilipino na walang trabaho naman noong Enero ng taong kasalukuyan. Ito na raw ang pinakamababang unemployment rate na natala mula December 2023 kung saan nasa 1.6 million mga Pinoy ang walang trabaho. Samantala, tumaas naman sa 96.5% ang employment rate nitong nakalipas na buwan ng Pebrero o katumbas po yan ng 48.9 million mga Pinoy na may mga trabaho. Sa ibang balita, sapat ang buffer stocks.
o nakaibak na bigas ng National Food Authority o NFA sa kabila ng matinding tagtuyot sa sektor ng agrikultura, partikular na sa mga sakahan sa bansa. Sa panayam ng RMN Manila kay NFA Officer in Charge Administrator Larry Lacson, tinayak nito na may maipamimigay na bigas ang ahensya kung sakaling tamaan ng kalamidad ang buong bansa. Dagdag pa ni Lacson, mas hihigitan pa ng Department of Agriculture o DA ang produksyon ng bigas ngayong taon upang maging sapat ang supply ng bigas sa pagdating ng bagyo sa mga susunod na buwan. Wala po kaming nakikitang magiging problema, no? Kahit po magbagyo-bagyo, meron po. Unang-una na yun lahat ang inventaryo. Nasa Pilipinas dahil nag-produce naman tayo ng maganda-ganda at may mga imported na kinasok. So, nandyan po ang bigas. Wala kaming nakikitang problema, no? Talagang danger ahead. Yan po ang tinig ni NFA Officer in Charge Administrator Larry Lacson sa interview ng RMN Manila. Samantala, nilinaw rin ni Lacson na walang kapangyarihan ng NFA na maglabas ng mas murang presyo ng bigas sa merkado dahil ang tanging function lang nila ay mag-imbak ng mga bigas para may maipamigay sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. RMN Network News. Dumako tayo ng Zamboanga del Norte, yung PDRRMC doon nagrekomendang islalim na rin sa state of calamity ang probinsya dahil pa rin sa epekto ng El Nino. Mula sa Remin Dipolog, kasama mo sa balita si Radyoman Lori May Romualdo. RMN Live Report. Inirekomenda na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Zamboanga del Norte dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Norman Aligarbes, Action Officer ng PDRRMO Zamboanga del Norte, na nagkaroon ng emergency meeting ang lahat ng ahensya ng gobyerno dahil marami na sa mga magsasaka ang umaaray dahil sa epekto ng El Nino at marami na rin sa mga sakahan sa probinsya, lalo na mga rain-fed areas ang natuyo na maging. Ang mga irigasyon ay hindi na rin makapag-supply ng sapat na tubig sa mga sakahan. Sa ngayon, hinihintay na lang nila ang datos mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DNR at Department of Agriculture sa kabuuang danyos ng El Nino bilang supporting documents sa rekomendasyon ng PDRRMC at maisubmit sa sanggunian panalawigan upang maaprubahan ang rekomendasyong isailalim sa state of calamity ang buong Zamboanga del Norte at makapagpalabas ng pondo upang mabigyan ng ayuda ang mga apektadong magsasaka at mga residente. May ilang bayan na rin sa lalawigan ng Zamboanga del Norte ang nagdeklara ng state of calamity tulad ng Chocon, habang may iba ring bayan ang pinoproseso na upang isailalim rin sa state of calamity ang kanilang lugar. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Rajuman Lorimir Romualdo, Tatak RMN. Mula Dipolog, dumako naman tayo sa Bicol Region. Mga Albayano, pinaghahanda sa posibleng maging epekto naman ng La Nina sa lalawigan. Kasama mo mula sa RMN Legazpi si Radyoman Leo Barceliano. RMN Live Report. Hindi daw ni Albay Public Safety and Emergency Management Office Dr. Cedric Loeb na wala na sa listahan ng mga naapektuhan ng El Nino ang probinsya ng Albay mula ng kinilabas ng listahan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na PAGASA. Paliwanag ni Dr. Loeb na masasabi lamang ang isang lugar na apektado ng El Nino kung 5 buwan na itong hindi nakakaranas ng pagulan, matinding pagbaha ng level ng tubig, pagkakaroon ng dry spill. Ayon pa kay Dr. Loeb na nakakaranas pa aliyah ng kakaunting pagulan ang lalawigan, lalo na sa unang distrito ng lalawigan ng Albay. Diin pa ni Dr. Loeb na nalalapit na ang pagkatapos na nararanasang taginit. Kaya naman, kinakailangan anyang pagandaan ang hagupit ng La Nina. Posible anya na magdadala ito ng mga malalakas na bagyo na maaari dumaan sa Albay. Ayon pa sa kanya na dapat itong pagandaan ng mga Albayano dahil tubig, baha, ulan, landslide at pagbaba ng mga nahar mula naman sa paanan ng Bulkan Mayon sa lalawigan. Kasama mo sa RMN Legazpi Barangay Province, Bicol Region, Radyoman Leo Barceliano, Tatak RMN. Samantala, sinopla ng mga political analysts ang mga bumabatiko sa hakbang ngayon
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa usapin ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Marami ang nagsasabi ngayon na posibleng maging mitsa ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at China ang pagpapalakas natin ng alyansa sa ibang bansa, kasunod na rin ng kauna-unahang trilateral summit ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Sa interview ng RMN Manila, binigyan diin ng mga political analyst na sina UPLB Professor Dr. Antonio Contreras at Attorney Edward Chico na ang pakikipag-alyansa ng Pangulong Marcos sa ibang bansa ay hindi hudyat ng pakikipag-gyera kundi isang pagtitiyak ng kapayapaan at sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay Prof. Contreras o Contretas, hindi basta-basta makikipag-gyera ang China sa Pilipinas dahil alam nitong may tutulong sa Pilipinas na malalakas na bansa tulad ng Amerika at Japan. So, maraming nagsasabi na ito ay warmongering. Of course, this is not warmongering. In fact, this is ensuring the peace. For those who understand IR theory, international relations theory, you know na it is now foolish for China to start a war. Kasi alam mo, rational din naman ang China. Kaya nambubuli yan kasi alam niyang kayang-kaya niya tayo. Pero pag nakita niya na hindi naman yan basta-basta na lang makikipag-gera, kasi akala mo sa tingin mo ang gera madali. Madali para sa China. Pag pinakita natin sa kanila na kapag kayo ay nagsimula ng gera, hindi lamang kami makakalaban, yung marami kami. Yung tawag doon deterrent, so it's not actually more warmongering. In fact, it is a form, ironically, of peacekeeping. Una nang ipinanukala ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos na pag-usapan na lamang ng patuloy na pambubuli ng China. Ngunit sinabi ni Professor Contreras na wala itong saysay, lalo na't matagal na nilang hindi kinikilala ang nilalaman ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ngayong nakikita na sa buong mundo ang pangit na imahe ng China, sinabi naman ni Attorney Chico na posibleng nape-pressure na ang Beijing at posibleng kaya patuloy na umaaligid ang kanilang barko sa West Philippine Sea. Isa rin anya itong pagkakataon upang muling buksan at pag-usapan ng dalawang bansa hinggil sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Bilang maliit na bansa, the only way na para makalaban ka sa isang malaking bansa kagaya ng China, eh kinakailangan i-strengthen mo yung pakikipagrelasyon mo sa mga mas malaking bansa din, ano? We need to basically pull together the resources in order to have a chance against China. Kasi ang mangyayari rin, at worst, mababawasan ang pagiging agresibo ng China, but at best, ano, eh maaring maging daan ito para buksan ulit pakikipagdialogo. Yan po ang sunuran tinig ng mga political analyst na sina Professor Antonio Contreras at Attorney Edward Chico sa interview ng RMN Manila. RMN Network News. Sa kabilang dako naman ang China, walang dahilan para mag-overreact sa quadrilateral cooperation sa South China Sea. Ang detalye mula kay Radyo Man Chanel Salazar. RMN Live Report. Walang nakikitang dahilan ng Estados Unidos para mag-overreact ang China sa multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan sa South China Sea. Batay sa Presidential Communications Office, pahayag ito ni White House National Security Communications Advisor John Kirby nang matanong sa kahalagahan ng quadrilateral cooperation. Ayon kay Kirby, ang naturang aktibidad ay tungkol sa freedom of navigation, pagsunod sa international law at patunay na ang mga magkakaalyado ay maaaring lumipad, maglayag at mag-operate basta pinahihintulutan ng international law. Asahan na anya na ang mas marami pang kahalintulad ng maritime patrols na gagawin ng US sa karagatan ng Pilipinas. Dagdag pa ni Kirby na binabantayan din ng US government ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Muli rin itong hinimok ang China na sumunod sa 2015 Hague Decision na kumikilala sa karapatan at jurisdiction ng Pilipinas sa South China Sea. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tapak RMN. Samantala, mga kasama patay ang dalawang piloto ng Philippine Navy matapos na bumagsak ang sinasakyang Philippine Navy Robinson R-22 training helicopter sa Draga o sa Draga Reclamation Area, Barangay 57, Cavite City kaninang alas 6:30 ng umaga. Naisugod sa Cavite Medical Center ang isa sa piloto, ngunit idiniklarang dead on arrival, habang ang co-pilot naman nito ay namatay habang ginagamot sa Bautista Hospital. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla,
Nakapagsagawa pa ng emergency procedures ang piloto ng helicopter bago tuluyang bumagsak malapit sa Cavite City Public Market. Sa ngayon, hawak na ng AFP ang pagkakakilanlan ng dalawang nasawing piloto ng Philippine Navy, pero kanila munang ipapaalam sa pamilya bago isa publiko ang pangalan ng mga ito. Nagpapatuloy rin ang investigasyon ng mga otoridad upang mabatid kung ano ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Kaugnay ng balitang yan, yung sanhinga ng pagbagsak ng helicopter dyan sa Cavite City na kinasawin ng dalawang piloto, masusing iniimbestigahan ngayon ng Philippine Navy. May follow-up niyan si Radyo Manager Ronquillo. RMN Live Report. Nagdadalamhati ang bonghanay ng Philippine Navy sa pagkakasawi ng dalawa nilang tauhan na lula na bumagsak na Robinson R-22 trainer helicopter sa Cavite City kaninang umaga. Ayon kay Captain J.P. Alcos ng Philippine Navy Naval Public Affairs Office, masusi nilang iimbestigahan ang insidente. Sa paunang imbestigasyon galing sa Sangli Airport sa Cavite, ang naturang helicopter at nagsasagawa noon ng training flight lula ng dalawang piloto nang mangyari ang trahedya. Nakapagsagawa pa ng emergency procedure ang piloto ng helicopter, pero ito tuloy ang bumagsak malapit sa Cavite City Public Market. Nabatid na ito na ang huling Robinson R-22 trainer helicopter ng Philippine Navy. Pagtitiyak naman ng Navy na regular ang inspeksyon at maintenance sa kanilang mga helicopter para sa airworthiness sa mga ito. Nangako din ng Philippine Navy na sisikapin nilang hindi na maulit pa ang kahalintulad na insidente. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Angel Ranquillo, Tatak Arimen. RMN Business News. Mga kasama, inaasahang magbubuhos na aabot sa $100 bilyong na investment ang Amerika at Japan sa Pilipinas sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang investment package na kinapapalooban ng energy at semiconductors ay formal na iaanunsyo sa gaganaping trilateral summit sa White House bukas sa pagitan ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Gayunman, naniniwala ang Philippine envoy na posibleng mas maisakatuparan ito sa loob ng 5 taon. Kabilang adya sa proyekto ang energy exploration at bahagi nito ang West Philippine Sea. Ang naturang investment ay kabilang din sa sasagot sa energy requirements requirement ng bansa na lalong lumolobo ang demand kada taon. Hindi muna makakalaro ang Milwaukee Bucks superstar na si Giannis Antetokounmpo habang nagpapagaling pa ng kanyang injury. Kinumpirma ngayong araw ng team mula sa lumabas na resulta ng MRI na nagkaroon pala ng strain sa kaliwang soleus o calf ang 2-time NBA MVP. Dahil dito, hindi pa matiyak ng koponan kung kailan makakabalik ang kanilang mainman, lalo na at nalalapit na ang pagsisimula ng first round playoffs. Kanina nga ay nakabawi ng panalo ang Bucks kahit wala si Giannis, laban naman sa Orlando Magic sa score na 117-99. Gayunman, hindi pa makalaro ito sa huling 2 games sa regular season at wala na ring halaga dahil sa sigurado na rin sa number 2 spot sa Eastern Conference ang Milwaukee. Sa ngayon, todo dasal naman ang coaching staff na sana ay gumaling na ito nang mas maaga at makabalik si Giannis sa opening playoff game na magsimula sa Abril 20. Balita naman sa iba yung dagat, inihayag ni North Korean leader Kim Jong-un na panahon na para paghandaan ang giyera kasunod ng unstable geopolitical situation sa paligid ng kanyang bansa. Ang nasabing pahayag ni Kim ay ginawa kasabay ng pagbisita nito sa Kim Jong-il University of Military and Politics kung saan nagbigay ng field guidance ang Pangulo na itinuturing na highest seat of military education sa North Korea. Nabatid na nag-step up ang North Korea sa kanilang weapons development sa nakalipas ng mga taon at nagkaroon ng political ties sa Russia at sinasabing sinusuportahan ng Moscow laban sa giyera sa Ukraine kapalit ng tulong sa strategic military projects. Pinangunahan din kamakailan ni Kim ang test launch ng bagong hypersonic intermediate range ballistic missile na layong palakasin ang abilidad ng North Korea na mag-deploy ng missiles. Abay, si Francine Diaz level up daw matapos maging presenter sa First Asia Star Entertainer Awards doon sa Japan. Ang chika mula naman kaya Rajuman Alex for Rocky.
Nag-level up na nga ang aktresa si Francine Diaz. Ito'y matapos rumampa sa First Asia Star Entertainer Awards o ASEA sa Japan. Isa si Francine sa mga napili upang maging presenter ng award sa kauna-una ang Asia Star Entertainment Awards na ginanap sa K-Arena Yokohama, Japan noong April 10. Spotted si Francine na rumampa sa red carpet ng event at head turner ito dahil sa suot na red tube gown na gawa ng fashion designer na si Anthony Ramirez. Habang naglalakad sa stage, siya ay inilarawan bilang isang aktres na most influential sa Pilipinas. Pakilala rin siya sa audience bilang isang actress, model, vlogger at singer bago ang kanyang maikling speech. Liyag din ito ang kanyang pagmamahal sa musika habang inaalala ang recent collaboration kasama ang South Korean actress-singer na si Shin Guk. Pagkatapos ng kanyang speech, iginawa niya ang Global K-Pop Leader Award sa K-Pop boy band at TXT. Post din sa Instagram si Francine na ipinapakita ng ilang behind-the-scenes photos sa event kung saan ay nakapagpapicture pa siya kay Kwon at K-pop boy group na Fantasy Boys. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak RMN. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando. At ako naman si Radyo Man El Maracol. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon. Marami pong salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN. Mga kasama, aras, alas 12:30 na!